Kamusta mga tol? Eto na no, si Raym Alonso. Eto na ba talaga yung inaantay natin na next Gabe Norwood ng Gilas? E tirahin na natin yan, pero bago yan, atyara muna tayo. Focus lang sa goal. Kung naalala nyo mga tol, no? Etong si Gabe Norwood, di ba? Point guard talaga yan nung college, eh. Point guard yan, ha? Pero syempre, pag nasa Pilipinas ka at matangkad ka, hindi ka pwede mag-point guard. Gagawin ka nilang 5, kaya 4, di ba? Pero mga tol, meron nakaligtas. Eto oh, si Gabe Norwood. Noong unang pasok niya actually sa Gilas, ha, noong unang-una ha, pinagpo-point guard talaga siya noon eh. Yun yung unang-una ha. Pero bigla lang naisip, ay, tangkat mo pala tol. Hindi ka pwede mag-point guard, gagawin ka na lang namin small forward. So yun nga, sa mga susunod na laro niya sa Gilas, ayun, madalasan, small forward na ang kumag, di na pinag-point guard eh. Pero ito mga tol, no, dahil sa versatility at tangkad ni Gabe Norwood, nagawa pa rin niya maglaro as small forward, no, okay pa rin eh. Kaya nga nung World Cup, di ba, nakita niyo ba, sinalampakan pa nga si Scola, yan o, nakaw, picture ka tol. O, yung paisa, yan o, nakaw, wala kang kadala-dala tol, maawa sa mga mahal mo sa buhay. Pero syempre mga tol, tumanda na kasi talaga si Gabe Norwood eh. Sa ngayon, 38 years old na eh, no, mas matanda pa ako ng konti dito ah. Kaya yun mga tol, no, hindi na siya napapasaling ngayon sa Gilas. Eto na, enter Raym Alonso. Siguro yung height nito, no, siguro mga 6'6 o kaya 6'7, no. At talagang para sa akin ha, sa tingin ko mga tol, eto na talaga eh. Siya na yung posibleng pumalit sa pwesto ni Gabe Norwood dati sa Gilas, Pilipinas. Bakit kanyo? Eto kasi small forward position mga tol, para sa akin ha. Eto yung pinakamahirap punuan na posisyon sa Pilipinas. Bakit na naman kanyo? Eh kasi kung international competition siya pag-uusapan, yung world level na competition ha, ang small forward kadalasan, mga 6'7 hanggang 6'10 yan, minsan may 7 footer pa nga, di ba? Ganyang height na eh. Tapos mabibilis yan, athletic, at shooter sa labas kadalasan yung mga yan eh. Eto mga tol, ang example ha, ang small forward ng France, sino ba? Si Batum, 6'8, shooter, athletic, pero medyo tumanda na rin eh no? Tapos sa Japan naman, si Watanabe, 6'8, sharp shooter na mabilis. Sa Canada naman, si Andrew E, 6'8, athletic na may 3 points din, no? Tapos sa USA, naku po, for sure, matangkad dyan kahit sino pa yan kasi overcrowded nila yung spot na yan eh. At sa Greece, sino ba? Si Giannis Nebelen, 7 footer na mamaw. Nagagets yung ba yung gusto kong sabihin mga tol? Ang punto ko kasi dyan, no? Sinong player sa Pilipinas ang pwede mong gamitin na small forward na pwedeng tumapat sa mga sinabi ko na yan? Meron ba? Parang wala eh, no? Kaya nga dati si Coach Stab, di ba? Nag-eksperimento pa siya noon eh. Ang ginamit niyang small forward, si Melchor Gaspar Baltasar, tsaka si Bong Navarro, tsaka si Betamayo, minsan small forward eh, no? Kasi nga sa World Cup, at least 6'7 yung ideal na small forward. Pero kasi sa Pilipinas, wala masyadong ganyan, konti lang yung ganyan, late na nagpapatuli kasi eh. Tapos sa Pilipinas, kapag 6'6 ka, kaya 6'7, ginagawa ka talagang sentro, kaya power forward eh. Kaya yun, bihira yung small forward na 6'6 to 6'7 sa Pilipinas. Kasi nga, pag matangkad ka, tungkas sa ilalim, ganun sa Pilipinas eh. O tanongin niyo si Roosevelt Adams, na-experience niya yun eh, kaya nga naiinis yun eh. So yan na mga tol, no? Siguro sa lahat talaga ng players sa Pilipinas ngayon, dati ang tingin ko kasi talaga ito eh, no? Si Bong Navarro, pwede-pwede, no? Medyo matangkad yun eh, no? O kaya Sandara Bars, pwede rin, no? Kaya lang medyo maliit eh. Pero kasi, ngayong nakita ko maglaro itong si Raym Alonso sa international competition, tingin ko lang ha, tingin ko lang naman, mas okay itong si Raym Alonso kaysa kay Bong Navarro tsaka kay Sandara Parks. Una kasi importante, pag small forward ka, agile, di ba? Mabilis kumilos. Ayan, kita nyo siya dyan, no? O tsaka ito pa, nasa fast break naman siya. Medyo mabilis siya, di ba? Pwede-pwede, no? Medyo mabilis talaga eh. Tsaka ito pa yung isa na talaga makikita mo, diba? Manik si Kumiris to, medyo mabilis tong batang to, okay-okay ah. Tapos pangalawa syempre, yung pwedeng sumalaksak, threat kumbaga sa labas, papasok, diba? Hindi yung nakatambay lang palagi eh. At dito mga tol, no, sa laban sa Lebanon, nakita ko mukhang okay naman sa drives to eh. Meron pang ginawa kickout, ayan oh, open sa triple niya sa corner oh, tungkab nga lang eh. O yan, tingnan nyo, mukhang okay pa nga siya mag-dribble eh, medyo gigil lang talaga, ayan tapon, ang sabaw. Pangatlo naman, pwedeng corner guy. Meron tira sa 3 points. Eh, napapasahan siya sa corner, oh, patay ka dyan. At dun sa laban sa Lebanon, no, yung nakita ko kasi dun, meron talaga siyang kumpiyansa tumira sa 3 points. Ngayon, eh, tulad yan, ayan, oh. O, yan pa isa, tingnan nyo, nakasona yan, di ba? Importante pang break ng zona, ano ba? Siyempre, outside shooting. Ayan, patay na naman, oh. Sa larong ito, mga tol, no, 3 out of 5 siya sa 3 points, 60%. At sa PBA naman, 35 out of 104 siya sa 3 points, 33.6%, no? Pero itong conference na to, mga tol, sa 6 na laro, ha, ang laki improvement talaga, eh. 14 out of 32 sa 3 points, dami tinitira, no? 43.7% pa, mataas pa yan, ha? Tapos pang-apat, we need someone na pwede mag-start ng fast break tulad yan, ayan, eh, no? Hindi naman necessary, mga tol, na mayroong point guard skills, ha? Hindi naman ganon. Pero yung at least pwedeng tumulong magbaba ng bola, dapat ganon man lang, di ba? Ayan, ganyan, tingnan nyo, oh. Parang merong ibang tutulong pag biglang nag-press yung kalaban, di ba? Kailangan natin yung ganun, eh. Ayan, tingnan nyo, siya nagbababa pa dyan, oh. Medyo nanggigil nga lang, tiniretso na kagad, eh, oh. Tapa ko ng sabaw. Ayan, yan pa, tingnan nyo, siya yung nagdadala sa fast break. Medyo alangan yung dribble nyo dito, na yan, tingnan nyo, oh. Medyo alangan talaga, eh. Pero naipasa naman niya sa open sa corner, Sandara Parks for 3, patay ka dyan.
At ito pa yung isa, assist na naman siya sa fast break, papunta naman kay Kabagdot for 3. Bang! At ito mga tol, no, ewan ko ba kung bakit sinasabi ko ito ngayon eh. Importante kasi ito ngayon eh. Yung dumadakdak, hindi ko talaga maisip eh. Sa buong buhay ko mga tol, no, hindi ko na-expect na sasabihin ko, ay, importante yan, dapat dumadakdak yung isang player. Hindi ko talaga maisip eh. Kasi hindi naman talaga yung necessary eh. Pero kasi mga tol, no, nung nakaraang World Cup, kapag nakakadakdak ang gilas, lalo na yung mga dakdak ni Gabe Norwood, diba, sa mukha ni Scola, Diyos ko po, talagang parang biglang umulan ng kape eh, no? Lahat ng fans, hype na hype talaga eh. Pati yung players ng gilas, talagang hype na hype eh, no? At yun mga tol, no? Kaya ito, ngayon sinasabi ko na, nagbago na isip ko eh. Sinasabi ko sa inyo, importante ito sa gilas. Marunong dumakdak dapat yung small forward natin. Kasi kailangan natin eh, kailangan natin yung energy na yun eh. Yung biglang tataas yung energy natin kapag meron nakadakdak, kailangan yun. Biglang sisipag, biglang bibilis, biglang tataas yung adrenaline eh, no? Kasi nga mga tol, sa World Cup kasi, dehado kasi tayo dun eh. So kailangan natin ng ganun, yung biglang papasigla, biglang dalakas ka, biglang kang bibilis ka, kailangan talaga natin yung ganun sa loob eh. At dun ngayon papasok yung mga dakdak. At panghuli mga tol, no, yung pwedeng tumulong sa depensa sa loob. O yan, tingnan nyo yung tulong niya dyan, no? Very good dyan, diba? Biglang sumulpot sa likod eh, tapos biglang dumobol team, tapos taas pa yung kamay na ganyan, walang foul yan, no? At yan pa yung isa, siya na naman nakadepensa na naman dyan, no? Maganda na naman depensa niya dyan, no? O yan pa, tingnan nyo kung paano siya lumaban sa poste. Yan, importante rin yan, no? May pahawak pa sa jersey, buti na lang, di tinawagan ng foul, no? Kasi mga tol, maliit nga tayo eh. Talagang ganyan, no? I-expect mo, papostehan tayo sa loob eh. Pero dito, nakabot na tayo na naman siya, oh. Sa PBA naman, no, sa 25 na laro last year, naka 23 na black shot siya at 42 na steals. Magandang numero yun, ha? So yun mga tol, no, ang tingin ko lang naman talagang gagawin ni Coach Chot sa World Cup, ito tingin ko lang ha, si Papadwich yung starting small forward niya, syempre naman pogi yun eh. Pero itong si Ray Malonzo mga tol, para sa akin pwede na talagang ito yung pamalit na small forward natin eh, siya na eh. Kasi meron siya ng mga tingin ko mga kailangan ng isang small forward para makasabay sa mga bigatin sa World Cup. Matitindi yung mga yun eh, mga small forward doon, matatangkad, mabibilis, pwede dumry, meron tira sa 3 points, pwede sa fast break, athletic, at pwedeng tumulong sa loob, pwedeng ganun si Ray Malonzo eh, no? At dito sa atin, bihira yung ganyan mga tol eh, no? Kaya nga dati, di ba? Ginawa sana ng point guard yung si Gabe Norwood sa World Cup eh. Para may matangkad tayong point guard, di ba? Pero ginawa pa rin siyang small forward kasi nga nung panahon na yon, siya lang siguro yung ganun, no? Yung may ganung set ng skills. Tsaka siguro si Kelly Williams yung isa pa, no? Na parang ganun, pero wala siya sa lineup noon eh. Yan mga tol, no, wala naman yung pinagkaiba kay Papadwit na point guard kay Coach Tab eh. Pero dito kay Coach Chot, ginawang small forward bigla eh, no? Kaya yun, no, kung naalala niya mga tol, may nilabas ako dati na 12 players na dapat na bagay sa gilas. Wala siya dun eh, wala si Ray Malonzo dun eh. Pero ito, binabago ko na, sinasama ko na. Tingin ko kasi, deserve ni Ray Malonzo na mapabilang sa final 12 ng gilas bilang pamalit na small forward. Eh kasi nga, nasa kanya na eh. Nasa kanya yung mga hinahanap kong skills para sa isang small forward na pwedeng tumapat sa mga bigatin sa World Cup eh, no? Bira yung ganyan, sila pa bang pipiliin mo, mayroon pa bang iba? Eh kung may naiisip kayo, di syempre, comment nyo na lang. Yan na kayo sa comment, magbardagulan. O yan ay pangimagas, mag-like kayo, mga hitter ni Coach Chot.